Ayan po, at nagbabalik na po ulit tayo sa Watermax Enterprises, ang pambansang tubig. So, maraming salamat po sa mga nag-join at nag-share ng ating programa. Ayan, nakita niyo man yung aking visual presentation sa likod. Ayan po lahat, pag-uusapan po natin yan lahat dito ngayon. Okay? So, sa mag-i-stay ng isang oras, punong-puno ng kaalaman ang inyong makukuha. At sa mag-i-stay ng isang kalahating oras, may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos. Alright, so nasabi ko na po kanina, ito na po, naipadala na po namin ang mga pa-premium nyo. So ito po ay hindi scam, ito po ay legit. Okay, napapadala po talaga yung ating mga winners. Yahoo! Okay, so mga kaibigan, gusto ko lang i-share sa inyo yung perfect demo o perfect example ng mga sabi ko. Ito, binibidyo ko lang yung nasa likod ko. So yan, ano ba yan? Makikita mo. Yun, patayo. Pwede pala patayo pare. So ito yung ano ngayon, ito yung ionizer, no? Yan siya. Okay? Okay, so pagaganahin natin yan, nakita nyo po malinaw. So ito ay live video, eh, pag pinakita ko yung sarili ko. Okay, ah? Ayan, live po yan. Ito yung ngayon, nandito ngayon sa aking harapan. So, meron akong example na gagawin. So, ito yung testing natin, no? Ang tawag po dito is electrolysis. Electrolyzer, yung nasa likod. Ayan, no? Okay, kukunin ko lang po yung test kit natin. Ayan. So, ito po siya. Basa-basa pa. Nilublog mo kasi sa tubig, eh. So, sabi dito, mga kaibigan, ang test po na ito ay nakalagay dyan, no? FDA. Ayan, nakikita nyo po ba? Malabo ba? Sa likod ko. Ayan, sa likod ko ay nakasulat yung FDA. Food and Drug. Ayan. So, ibig sabihin, siya po ay FDA approved yung testing na to. Okay. So, matapos kong ipakita sa inyo yan, balik tayo doon sa ating programa. So, bubuksan natin kung paano ba gumagana yung electrolyzer o itatawag natin ionizer. So, actually, to tell you honestly, ang mga ionizer po, ginagamit po yan sa air purifier. Wow! Hindi po talaga ginagamit, way back noon, hindi talaga ginagamit ang ionizer sa tubig. Yahoo! Ginagamit po yan natin dati sa hangin lang. Okay. So, ginagamit natin siya sa pang-filter ng hangin. So, when you say ions, so, ionizer. Pag sinabing ionizer, we filter the air. So, yun po talaga ang gamit noon, mga katubig. Kaya nga, ionizer. Ayan. So, ipapakita ko sa inyo. Ito to, papaandarin ko na po. Ah. Excited kasi ako, eh. Kasi medyo maraming information yung itatapon ko ngayon. So, ayan ah. So, malinis po yan ang tubig, malinis. Ayan, ito po yung tubig poso. Ano ba? Kita ba? Ito po yung tubig poso. At ito naman po yung Watermax water. Pareho ko po silang i-electrode. I-electrode din natin. Ayan, naka-on na. Ayan, mamaya babalikan natin yan ng ilang sandali. Maghintay lang po kayo. Ay, teka, gusto ko makita nyo yung reactions. Ayan. Kita niyo po ba yung reactions? Pambihira, paano ba ito magiging ano? Andali, siguro sa 3x4. Ayan. Nakikita niyo po ba yung reaction? Palitin ko yung sarili ko. Yun. So, kita niyo yung reaction, kaka-on ko pa lang. Nagre-react na po agad siya. Okay? Okay. Ang tawag po dito is electrolysis. Okay? Ayan, nakita niyo po yung Watermax water. Ito po yung Watermax, eh. Actually, wala po siyang reaction. Nagbubula-bula lang po siya. Pero ito yung tubig poso o tubig tap water na ating nakukuha sa deep well ko. Ayan, oh. Nag-react siya. Ang linis niyan kanina. Pwede natin initin dyan. Ulitin natin ito. Kuha tayo ulit ng tubig poso. Tapos yung Watermax water. Tignan mo yung Watermax, oh. Wala siyang ano, wala siyang reaction. Itong Watermax po, ang TDS po nito ay 2 or 1. Minsan 0 to. Ayan. So, almost distilled. Ayan po yung isa. In just a split seconds, nakita niyo po, biglang nag-react yung tubig poso. Ayan. So, baka isipin niyo po,
hindi gumagana itong device na ginagamit ko, mga kaibigan. Subukan natin baliktarin. Ayan, binaliktad ko na po. Yan lang yung ibang domain, napunta sa kabila. So, i-on natin. Oh, talagang wala po siyang reaction. Kita nyo? Malinis. Yung kabila, oh, madumi. Nagre-react talaga siya. Oh. Umukulo. Ayan. Palitan mo ito, Jem. Palitan natin ito. Ha? Ito, yung tubig. Sandali. Sandali lang. Pakikita ko lang muna. So, after ilang minutes lang po, ayan. After ilang minutes po, nakakita niyo po kung gano'ng nangyari sa ating tubig poso. Yan. So, ito po yung mga minerals at mga dumi na nandyan sa poso. Kasi ito, hindi naman to na filter eh. Ayan. Ay, wala. Ayan. Hindi naman po siya na filter. Oh. Ayan, dumi o. Oh. Wala. Oh, ayan o. Oh. Kita niyo po. Oh. Kita niyo. Ayan. So kanina malinis po ito. Ngayon yung Water Max Water po. Ito yung hindi ko matapon na. Ito. Ito yung Water Max ng tubig. Ito kami kalinis dito eh. Oh. Tingnan niyo po, walang reaction. Ang linis. Ayan. Etong dumig nakita niyo po, galing po sa kabilang tester. Kasi ginawa ko, biniliktad ko ganun. Ito. Ikutin ko lang. Baga ito, galing ganyan. Galing ganyan. Ginawa ko, binaliktad kong ganun. Yun. Kaya nakita niya dumi. Pero mamaya, papakita tayo yung retest. Dito, pakipunasan mo yan. Pakipunasan mo. Itapon mo to. Itapon mo to. Actually, pwede tayong gumamit ng mga kilalang brand na ano, na tubig. Ayan, pwede tayong gumamit ng mga ibang brand na tubig. Meron po ako ditong to. Silyado po ito. Silyado. Mamaya, test natin to, ah. Mamaya. Pero for the meantime, gusto kong, ayan, marami akong brand na tubig doon eh, nakatago. Bumili po talaga ako para maipakita sa inyo yung mga sinasabi natin na tawag dito na huhubar natin yung tunay na katangian ng tubig na yan. Pero for the meantime, mga kaibigan, ipapakita ko muna sa inyo. Eh, tapon mo ito, palitan mo. Ayan. Papakita ko muna sa inyo yung may kinalaman naman po sa water ionizer. Ayan, okay. Wow! Excited na po ba kayong malaman at matuto ang pag-process ng ionizer? Yahoo! Ayan. So kung excited na po kayo, eh excited na rin po ako. So, ang ionizer po, i-convert na po ngayon sa water filtration. Wow! Dahil sa talino nating mga tao, mga inventor, dating pang filter lang ng hangin, ngayon po ay pang filter na rin po ng tubig. Wow! So, from tap water, so ito po yan ha, pakita natin. Yan. From tap water, pagpasok ng tubig po dyan, ipipilter. Ayan po, pipilter po siya. Itong filter ng design na to, ibinalik niya. Ibig sabihin, galing sa labas, tapos bumalik pataas. And ito po ang kagandahan sa filter na to. Bihira po yung ionizer na ganito. Dalawa yung filter. Kadalasang ionizer, isa lang ang filter. So ito, dalawa. Pinilter ulit. Ayan, level 2. Tapos pumunta po siya sa ating electrolysis. Ito po siya tawag na electrolysis. Yan. So, meron tayong pang demo kit o testing kit ng electrolysis. Yan. So, mga kaibigan, so ito na po electrolysis natin. At ganyan po siya gumagana. Ngayon, ang tanong, mga kaibigan, paano ba naghihiwalay yung acid? Ito yung acid, yung yellow line na yan. At ito naman yung alkaline. Paano ba yan naghihiwalay? Ayan ha. Paano ba yan naghihiwalay? Pag nag-alkaline siya, ang pH level po niya, mga kaibigan, mga katubig, ay pag acid 4.6, pero may mga ionizer na kaya yung 2.5. Yan. Okay? Yung 2.5, ang alam kong nakakagawa nun, yung Kangen. Yan. Antibacterial na po ang 2.5 at 3.5 na acid. Ganun po ang epekto nun. Mamaya, babalikan natin yun. Tapos ito naman pong pH 8.10. Yan naman po yung alkaline. So ang tanong, paano ba yan naghihiwalay? Okay.
perfect example po itong dala-dala ko ngayon. So, ito po yung tinatawag natin, sabi ko nga, electrolysis. Ito po yung cathode. Ito naman po yung anode. Cathode and anode. Magkaiba po siya, kaya po siya nagre-react sa tubig. Yan. So, yung clear na water, magiging lalabas yung appearance niya. Yun po ang trabaho niyan. Okay? So, para mas malinawan po kayo, pag-usapan natin muna kung paano ba nagpa-process yan. Okay, ito po yung process po niyan, ha? Yan. So, from tap water, yan. Depende po kung anong klaseng feed nyo. Kung purified water ang gagamitin nyo or yung alkaline or yung mineral water. So, yan po yung system kung paano gumagawa. Ang tanong, nakita nyo po, merong positive charge at may negative charge. Ano ba yung mga yan? Sabi ko nga kanina, ito yung positive, ito yung negative. Magkaiba. So, it reacts actually. Ini-electrolytes natin siya. Okay? Yung electrolytes water, iba na naman po yun. Magkaiba po yun, ha? Pag sinabing electrolytes, we put electrons to doon sa mismong water. Magkaiba naman po yun. Pero for the meantime, let's focus kung ano yung nagagawa ng mga ionizer. Kasi iyan naman po yung topic natin for today. Okay? Wow! So, since nakita nyo na po yung diagram, yeah. Sabi ko, noong unang mga video ko, kapag sinabi sa water system na negative, ang epekto nun positive. Kapag sinabi po na positive sa water, ang epekto naman po nun ay negative. Yan. Paano ba nangyayari yan? So, ito pong nasa likod ko. Yan. Negative charge. Ito po yung negative charge. Yan. Okay, lagyan natin. Ito po yung negative charge. Ang epekto po niyan ay positive. Okay? Ito naman po yung positive. Ang epekto naman po niyan ay negative. Yan. Ito yung tinatawag natin cations at ito naman po yung tinatawag na anions. There are both electrons. Okay? Pag sinabing electrons, meron siyang electrons na pwedeng daluyan ng connections ng mga electric. Okay? Lumalayo yata ang topic pero kasama po yun. So, pag tumama ang positive ions dito sa positive, they attract the negative. So, kaya po siya naghihiwalay. Pag tumama naman po ang negative sa positive, parang magnet lang, mga kaibigan. Di ba? Ang positive, kumukonekta sa negative. Di ba? So, ganoon po yun. So, kaya po siya naghihiwalay because of that. Ayan. So, lahat ng maa-attract po ng negative pupunta po dito sa alkaline. Kaya po negative ORP ang sinasabi natin. Okay? Kapag naman po sinabi nating positively charged, ayun po, acid. Ito po yun. Ito po, yung kulay dilaw. Usually, acid. So, pag sinabi natin pong acid, ayan po mga kaibigan, yung tinatawag nating positively charged, which is sa science, tinatawag po natin yan na cations. Okay? Yun po yung differentiation nila. So, sabi ko nga sa inyo, kapag positively charged, it causes bad effect sa atin because meron po siyang acid content. Pero pang-balance talaga yan. Ganyan po talaga sa buhay. Mayroong good and bad. Pang-balance. So, dapat po ganun. Wow! Okay. So, ayan po siya, ha? Okay. So, ayan po yung diagram natin kung paano binubuo yung mga ionizations na yan. Alright. Oh, so, aking pagsisiyasat, okay, ang presyo, ha, ang presyo ng mga sinasabi, pinagsasabi ko sa inyo ngayon, ayan, ibubulat-lat natin. Hi! So, ayan, nagtingin ako sa ating Google, syempre, mag-google din tayo, paminsan-minsan. Okay, so, ayan, isuzoom ko para makita nyo. So, ayan, meron pong alkaline filter na 10,000 pesos. Ayan, alkaline filter, 10,000 pesos lang. At meron ding 48,000 pesos at merong 11,500. Kapag water max machine po, hindi ka abot ng ganyan. Tsaka yan po ay pang bahay. Hindi po yan pang negosyo, ha? Kasi kaliit eh. Okay, hindi po yan pang negosyo. Yan, yan po yung mga brand ng mga ionizer. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Etong machine na to, nasa gitna. Yan. Commonly ginagamit daw yan sa water station, but hindi ko ma-recommend yan. Nagagamitin mo sa water station. Pang sarili mong bahay, pwede mong gamitin. Kasi maliit yan. Ito po yung laman yan.
binuksan natin ang UF cartridge niyan. Actually, nasa Google na rin yan. Nakapost na rin po yun. Pre-filter carbon, sand filtration, may UF na rin siya. UF membrane, which is hindi yan yung reverse osmosis. Tapos yung alkaline ceramic balls. Yung kahapong topic natin, yung mga tourmaline balls, yan po ang laman niyan. Okay? Na pag sinet up mo, hindi ka abot ng ganong kalaking halaga. Makakatipid po kayo. Wow! Oh, diba? So, hindi kayo makapagastos. So, sabi ko, tuturuan ko kayo gumawa ng sarili niyong alkaline machine. So, ito po yung electrolysis, no, mga kaibigan. Ito po yung hawak ko ngayon. Tada! Electrolysis. So, using electric to split up the compound. Okay? Ito po yan, mga kaibigan, ha? Gamit tong electrolysis na to, i-split upin natin yung compound na yan. Okay? Sige, ayusin natin. Okay. So, electrolysis tayo, ha? Okay. Para mas maintindihan yung tinatawag na anode and diode. Okay? Ito ba yung tap water? Opo. Okay. So, ito na po yung tap water natin, mga kaibigan. Tap water. Ilulublub natin ganyan. Nakita niyo po ba? Malinis. Ngayon, pagka in-electrolyze po natin, ayan, nag-react po siya, nag-react. So, ang nangyayari po ngayon, sa senaryo niya, inihiwalay po niya yung mga organic and inorganic compound na nandyan ngayon sa tubig. Ayan, kumukulo po siya. O, kasi may negative and positive recharge na nandyan. Okay? Kapag kayan po ay wala po siyang charge, hindi po siya magre-react. Kaya sabi ko nga, pag watermax water ang pinadaan mo sa ganyan, wala po siyang reactions. Ayan. Nakita niyo po ba, dumumi agad yung tubig. Kanina nung inangat ko, malinis yan. Hintayin niyo pa ng konti. At yan po eh, makikita niyo na pong naknakan ng dumi. Ayan. Hintayin niyo lang po. Ilang seconds ha ba? Hintayin na kayo, no? Alright. So, ang tawag po dito is electrolyzer. Okay? Electrolysis. So, we use this to test the water. Sabi ko nga sa inyo, dito sa water max, dinadissect natin yung laman ng mga tubig. Ayan. Ay! Naku, muntik nang mabasag yung baso ko. Sorry. So, ayan po. Hindi makita dito, pare. So, dito, i-video ko na lang dito sa cellphone. Kasi, commonly green colors yung makikita nyo. Ayan po. Ayan. Kita niya po kung gano'n siya kadumi. Ayan. Kanina malinaw po yan. Paano ba mapapakita sa inyo? Ayan. Diba? Mainom niyo po ba yung tubig na yan? Ayan o. Dumi, diba? So, naghiwalay na po yung mga electrodes niya. Okay? So, yun po yung actually na nababasa ng mga TDS meter natin during time na tayo ay nagtetest ng mga TDS meter. Okay? So, sabi po dito sa diagram, yan, yung ating mga label na yan, positive and negative charge, pag nagsama po yan, magre-react po siya and it will turns to yucky like this. Yeah? So, actually, ginagamit din po natin siya sa mga filters, sa mga actually gamit din po yan sa ibang mga water system kung saan nililinis po using cathode and anode na system kung paano tatanggalin. Kasi kapag na electrodes mo na siya nakagaya nito, natatanggal na po yung mineral siya, lumalaki. So ganun po ang sistema ng ating electrolyzer. Okay? So yan na po siya. Pero may marirecommend daw ulit ako sa inyo mamaya na magandang technology na tungkol dyan sa mga electrodes na yan. Pero mamaya na, dun muna tayo. Okay, ito yung schematic diagram o principle ng hydrogen reduction. Okay. Ano ba yung hydrogen reductions na yan? So kapag kaminom ka kasi ng tubig na mataas ang hydrogen, ibig sabihin meron siyang good oxygen. Okay? Pag may sinabing good oxygen, mga kaibigan, ang epekto po sa inyo niya, maganda rin kasi good oxygen. Ano ba yung good oxygen sa tubig? Ayan. Ano ba yan? Ano ba yung good oxygen sa tubig? Ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina na negatively charged. Okay?
Negatively charged, ibig sabihin negative ions, which is pagka inyong sin-research yan sa table of elements natin, yan yung tinatawag natin na negative ions o ionizations. Okay? Lahat ng negative, it affect your body a good tawag dito. Nakalimutan ko na. Good effect to your body. So, ayan po. Pag sinabi natin, H, so hydrogen, tapos O, yung oxygen, and then yung O na yon, yun yung pangit na oxygen, which is actually positively charged. So, ang tawag na po doon is cathode. Pag umiinom ka po ng malinis sa tubig at meron pong electrodes sa tubig o ionized water, nadidetoxify ka. Yan, it detoxifies your body. Okay, kaya that's why meron po tayong naipa-flush out ng mga toxin sa katawan. Nakita nyo na po ba? Yung positive charge na ion, itong green. Yung green na yan. Na naipa-flush out po niya yung bad ions. Ito po yung bad ions. Which is, yan itatawag natin na positively charged. Yan, positive charge. Okay? So, ganun po lang siya gumagana. So, dapat uminom ka ng ionized o electrolyzed water. Okay? So, iba pa na yung electrolyzed, oh. Ionized. Ayan. So, yun po yun. Yung purified, pwedeng i-ionize. Yung distilled, pwedeng i-ionize. Kaya lang po, I will explain to you later kung paano. So, ito po yung ating mga, ano? So, ito naman yung pH chart. Okay. pH chart po ito na kung saan, andito yung acid, ando naman yung alkaline. Okay? So, pag sinabi natin alkalinize, mas marami po siyang content na negative charge ions. Okay? So, ganun po yun, ha? Okay. So, kanina ko pa ina-explain sa inyo yung ating positive and the negative. Okay? So, yan po yun. Electrolysis, ito po yung electrolysis, ito naman po yung positive, ito yung negative. Now, paano ba yan gumagana? So, oxygen po, yan, nakikita nyo naman po sa ating chart. Yan, nakikita nyo sa ating chart na may positive electrons. Na kung saan, pag sinabi nga po natin na positive electrons, na-attract po yung mga negative electrons sa positive. So, sumasama siya dyan. And it will create another O2 o oxygen. Kapag naging positive po yan, ang epekto po niyan ay acid. Okay, so ganun po ang system ng mga water ionizer. Okay? So ito naman po yung negative charge. Okay? Negative charge, na-attract naman po yung mga positive hydrogen ion. So ayan na po siya. Kapag po lumabas po dyan, sa product na yan, ang lalabas po dyan ay alkaline water. O tinatawag nating mataas na pH level, which is yun po yung pH level 7.5 pataas. Okay? So, magko-commercial lang po tayo sandali, mga kaibigan. At babalik po tayo. At inom lang po ako ng Water Max Lemon Water. So, kaibigan, at mag-commercial lang po tayo ng ilang minuto. Huwag po kayong alis. At mamaya po, pag-uusapan natin kung paano gawin ang water ionizer.